Hi, hello guys! Good morning po sa inyong lahat. Isang magsaganang araw po muli sa atin. At sana po guys ay nasa mabuti pong kalagayan kayong lahat at laging pinagpapala. So ngayong araw na ito guys ay wini-welcome po muli kayo sa channel ko, Hilda Chavez Evio po. At ngayong araw na ito guys ay naisip kong magluto ng isda ulit. So ipakita ko po sa inyo kung paano ako magluto ng isdang galunggong. Sa ibang paraan naman na pagluluto na hindi puro prito o paksiw. Ngayon guys ay magluluto ako ng gagataan ko naman. So ipakita ko lang sa inyo guys para may share ko naman ang konting kaalaman na meron ako. So ayan guys, pakita ko lang, eto. So ayan guys, eto ang mga gagamitin ko ngayon. Siyempre meron ako dito ang 5 pirasong galunggong na fresh. Malalaki siya, kaya gagataan ko kasi medyo malalaki, hiniwa ko na siya. Natin siya kasi malalaki yung nabili kong galunggong na sariwa. At syempre ang aking gabi leaves. Etong gabi guys, ang gamitin nyo yung panglaing. Hindi basta dahon ang gabi ang gagamitin nyo. Lalagyan ko siya ng 1/2 cup na white vinegar. Ayan. Puting suka. Depende kung anong suka ang meron kayo. At lalagyan ko siya ng 2 kutsarang coconut oil. Kung wala kayong coconut oil, kahit anong oil, pwede naman, basta yung pangluto ninyo. Meron ako ditong 2 cups na kakanggata. Ayan. Kakanggata ang gamitin nyo para mas masarap. 2 cups. Nasa inyo kung gusto nyo dagdagan kasi masarap yung medyo malapot yung nagsasabaw siya ng konti. Ayan guys, eto. Lalagyan ko siya ng lemongrass, tanglad, buong paminta. Meron ako ditong Himalayan salt. Ang gagamitin ko guys ay Himalayan salt. Kung napapansin nyo kulay pink. Yan, nabibili yan sa mga supermarket. Magtanong lang kayo kasi napaka-healthy niyan. Ano pa siya? Gamot siya sa katawan ng tao. Kulay pink siya guys. Ganyan o. Nakikita nyo. Ayan o. Sa online meron din. Mag-search kayo. Ingat lang sa mga fake. At meron ako ditong 5 butil ng bawang na hiniwa ko ng malapad. Ganyan. At ang aking konting piraso ng luya, pahabahiwain nyo, isang malaking sibuyas na pula, at ang aking siling haba, ayan. So guys, start na tayo sa paglagay sa kaldero. So ayan guys, lutuin na natin, lagay na natin sa kaldero. Una, aasinan ko muna itong aking galunggong. Ang lalaki guys, tingnan mo. Naisip mong gatain. Medyo malalaki siya. Ito ang aking Himalayan. Kung medyo matabang para sa inyo kapag kulang yung asin nyo, kasi ito 1 teaspoon lang yung iaasin ko. Titikman ko na lang mamaya kung matabang siya at mag-add ako ng konting patis kung medyo maluluto na siya. Ayan, naasin ko na. Sunod, sasapinan ko ng dahon ng gabi yung aking kaldero. At ayan, mag-start na akong magbalot. Pag medyo malalaki yung dahon ng gabi, mas maganda kasi. Hindi mo do-double. Ako kasi dinodouble ako sa video ko. Kaya lang dahil gusto ko nga nandiyan saan. Kaya nagsagaan ko na. Naglagay nyo lang. Tapos, lagyan nyo ng konting sibuyas, luya, yung pangbuo, bawang, para kayo nagluluto ng pinangat. Ayan, tsaka isang siling haba. I-fold nyo na lang. Kaya pag malalaki yung dahon, mas maganda kasi mas nababalot nyo. Ito okay lang naman na medyo maliit siya kasi wala nga akong dahon. Ito nga pala guys, yung dahon ng gabi yung hugasan nyo. Ako hinugasan ko na ito. Pinaskos ko pa. Siyempre, hindi natin alam kung ano yung dumadapo dyan. Ayan, ganyan.
para maiba naman yung luto natin sa galunggong. Ganyan lang naman yan, guys. Medyo nahihirapan na ako sa pagbabalot kasi maliit ang dahon mo. Okay lang naman yan kasi hindi naman natin ito hakanin. So ayan guys, nalagay ko na lahat yung aking galunggong sa kaldero at yung tanglad, ilagay niyo sa ilalim, sa medyo butna. Ayan, tapos ibubuhos ko yung aking 1/2 cup ng suka at yung aking coconut oil na 2 kutsara. Ayan guys. Ito muna guys ay pakukuluin ko ng mga 5 minuto muna bago ko ilalagay yung kakanggata at hanggang unti-unti na siyang medyo natutuyo at lumalapot. Saka pwede na siyang haungin. Tandaan nyo lang kung medyo natatabangan kayo, magdagdag na lang kayo ng panintla kung anong gusto nyo ng panintla. O sige, tara, isalang na natin ito. O ayan, sige, isalang na natin at pakuluin muna ng mga ilang minuto lang bago ibuhos yung kakanggata. Mabilis lang ito, hindi naman matagal lang po yun. 2,000 years later. So, ayan, tingnan natin kung tuyo na siya. Ayan, medyo natuyo na yung suka, kaya ibubuhos ko na yung kakanggata. Tikman nyo na lang ha kung maala ko matabang. Pero ito alam ko matabang. Baka magdandan din ako ng konti yung tapa. Ayan. Tapos saka ko medyo ilalakas yung apoy para mabilis na siyang kumulo. So, ayan, hintayin ko ito na medyo malapit ng konti. So, ayan, tingnan natin kung natutuyo na. O, ayan guys, so, tingnan nyo. O. Ayan. Medyo natutuyo na siya. At lumalabas na talaga yung kanyang oil ng gata. Ayan, mango. O, huwag yung hahaluin ha. Hinihintayin nila lang na natutuyo talaga siya mismo. Tama lang yung gamito para sa amin yung medyo may sumaw konti. O, yan ang bango niya. Sarap. O, so haunin ko nito guys. Pwede na siyang kainin. Nikman ko naman yung kanyang lasa ay okay naman yung pagkakatimpla ko. Kasi nga matabang ako magtimpla. Timplahan niyo na lang ng gusto niyo pang panimpla. Mayroon siya malansa kasi mayroon siyang tanglan. Oh, so ayan guys, eto na ang finished product ng aking ginataang galunggong sa dahon ng gabi. So ayan guys, oh, subukan nyo na, tingnan nyo, oh, napakasarap. Itsura pa lang masarap na. Saka, para naman hindi puro na lang prito or paksiw or sinabawan, ibahin naman natin. Marami naman pwedeng recipe para sa galunggong. Ang ginataang galunggong guys, napakasarap. Kaya dun sa mga medyo nagda-diet, ingat-ingat na lang po at matakaw po ito sa kanin kapag napasubo kayo. So guys, ayan na. So guys, natapos na pong muli ang aking isa pang binuto. At sana po guys ay nagustuhan ninyo at naibahagi ko rin naman po ang konting kaalaman na meron ako. Sana po ay may natutunan din kayo. At sana po guys ay huwag po kayong magsasawa na mag-support po sa channel na ito. Ako po ay humihingi ng tulong na para po sa ganun ay yung mga tinutulungan ko din po ay may pagpatuloy ko po. So maraming salamat guys sa inyong panonood at para po doon sa mga nagme-message sa akin, nag-request po sa mga nagpo-comment sa darating pong Pasko, may napili na po kami na mga bibigyan yung mas nangangailangan po. So doon po sa mga hindi naman masyadong nangangailangan talaga, eh huwag po sasama ang loob kasi meron pong mga tao na mas higit pong nangangailangan at hirap na hirap po talaga sa buhay. Lalo na po yung mga may sakit na bata at mga matatanda. Doon po kami talaga nagpo-focus guys.
namimigay po kami sa kanila ng kahit konting mga bagay-bagay na kailangan lamang po nila. So guys, ayan, maraming salamat po. At shoutout nga pala kay Cassie Sara na pamangkin ko sa Muntinlupa pa. Ayan po, nagpapa-shoutout siya. Hi Sara! Tapos po ay, sana po ay pagpalain po muli kayo ng ating Panginoon. Patuloy lamang po tayong gumawa ng kabutihan sa ating kapwa at huwag po kayong magsasawang manalangin sa bawat araw-araw ng ating buhay. So guys, maraming salamat. Hanggang sa muli po, salamat po sa panonood.